Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Noel. Ngayon po ay magtuturo ako ng panibagong Rubik's Cube 3x3x3 Tagalog version. Umpisahan po natin. Umpisa po tayo sa Daisy. Gawa tayo ng Daisy. Yan po ang Daisy. Tanggalin natin ito para malinaw. Ayan. Yan ang Daisy na tinatawag. Ito ang basic ng kung paano buuin ng Rubik's Cube. Umpisahan natin. Ito, may buo na tayo. Pag may buo ng ganyan, ikot lang natin ito ng sa ibaba, o dali natin to sa ibaba. Tapos, hanapin natin yung pula. Ayan. Ikot din natin dahil sa lalim para magkaroon siya ng ano, cross. Magkawa tayo ng cross. Green. Ito green. Ganun din. Tapos orange. Yung isa na lang ngayon. Ayan. Tapos, ibabaliktad nyo ngayon. Yan yun. Yan yung cross na tinatawag. Ayan. Ngayon naman, ang isosol naman natin, yung mga corners niya. Balik ulit tayo sa... O, pwede rin ganyan. Kasi kahit nakataob to, nasa ilalim yung cross, pwede rin. Eh, mas maganda ganyan para kita nyo agad. Hanapin lang natin yung katugma ng corners niya. Tulad nito, blue, red, white. Ayan. Diyan natin siya tatapat. Tapos, gagawin natin itong algorithms. R prime, D prime, R, D. Pag R, bago nga po ko pala ituloy, ang R pa ganun. Parang ikot ng relo. R means right. Yung ikot ng orasan. Count, clockwise pa pa ganyan. Pag nakaharap sa inyo kasi ang orasan, ito yung right side ng cube. Ayan. Ito ang right. Ayan. Pagka naman right prime, pa ganun. O right counterclockwise pa ganun. Sa F naman, sa harap, ito ang clockwise niya, yan. Yung clock, front counterclockwise niya ito, pabalik naman. Pa ganun, yan. Sa left naman, ang counterclockwise niya, pa ganyan. Kasi pag hinarap nyo, ayan eh, oh. Balik natin, ha. Ay, ito yung left side, no. Ayan, ganyan yan eh. Pag binalik natin itong ganon, yun ang counterclockwise. Kasi ang sinusunda natin, yung ikot ng ano, orasan. Kaya ang clockwise naman niya, pa ganon. Okay? Sa back naman, ito yung back. Pag hinarap natin siya sa ating ganon, ang clockwise niya, pa ganyan. Okay? Ang counterclockwise niya, pabalik din eh. Okay? Balik natin sa harap. Tapos, ang down naman, ito ang down. Ang clockwise niya, pa ganyan. Balik natin, ang counterclockwise niya, papaganon. Okay? Kuha nyo. Ito kahit ano, wala pa naman dito tayo eh. Okay. Ngayon, nakabuo na tayo ng isang corners, no. Hanapin naman natin yung iba. Nasa taas lahat. Gagawin lang natin dyan. Bababa natin. R prime. D prime. R. D.
Pag sinabi kong prime, yun yung counterclockwise. Pag wala akong sinabing prime, yun yung clockwise. Okay. Ito, hanapin natin itong white, green, red. White, green, red. Ito. Tatapat lang natin doon para doon siya mapunta. Gawin lang natin yung algorithms na R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. Ayan. Ito na siya. Tapos hanapin uli natin to. White, blue, orange. White, blue, orange. Ito. Dito siya. Ganun uli. R prime, D prime, R, D. Ayan na siya. Oh. Yun namang isa. Hanapin natin. Ah, nasa taas yan. No? Bababa lang natin yan. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. Ayan na. Buo na yung first layer natin. Labo. Labo ng camera ko. Ayan. Ngayon naman, sa pagbuo ng second layer, babalikta rin natin to, ang cube. Ayan. Ayan, meron na tayong sample dito. May ano na tayo. Orange yung sa taas. Ito yung orange. Lalayo mo lang. Layo mo dito. Ayan. Nataas mo tong kanan. Tapos ibabalik mo yung green-orange sa gitna. Tsaka may babalik yung puti. Ayan. Ito na siya. Lilipat ngayon natin siya dito. Kaya iiwas natin siya dyan. Ayan siya. Tataas naman natin tong kaliwa na to. Tsaka natin i-insert. Ayan. Tsaka natin babalik. Ayan na siya. Oh. Meron na tayong isa. Tumugma na rin to. Okay. Hindi na tayo nahirapan doon. Ito naman. Asan yung isa? Red. Red, blue. Ito. Ito muna tayo. Dahil ito, pag naipasok natin to dito, dito siya. Lalabas yan. Dahil papasok to eh. Doon. Ganun din. Kaliwa nga lang to. Yung kanina kanan eh. Iwas natin ganon. Tapos tataas to. Ibabalik natin yung red, blue dito sa gitna na to. Tapos yung puti na itong dalawa, bababa uli natin. Para yung cross, bakit binabalik? Kasi yung cross, para hindi siya ma-dislocate. Tsaka yung tatlong corners na na-solve na natin. Ngayong napagdikit na natin itong dalawa, iiwas natin siya pa ganun. Yan. Tsaka natin tataas to. Tsaka natin i-insert. Tapos balik. Yan. Sana lang. Yung tinanggal natin, ito na. Dito natin siya lalagay. Iiwas natin. Tataas naman yung kanan. Tapos, babalik uli natin to. Ito. Tapos, itong dalawang puti, babalik uli natin ganon. Ayan, nagdikit na uli sila, di ba? Iiwas natin ganon. Ayan. Tapos, itataas to. Tapos, ayan. Sample naman nung, ayan, gawa na, no? Gawa na yung first at second layer natin, ayan. Halimbawa naman ito. Yung baliktad siya, papakita ko sa inyo. Baliktad siya, di ba? Ayan. Ayan. Paano naman yung baliktad? Pagka baliktad na ganyan,
Ilalabas nyo lang siya. Ilalabas nyo lang siya. Ah, tayo na mabilis eh. Ah, bagalan natin. Pag, paano siya nilalabas? Kahit sa ang, kahit aling mga edges dyan ang makita nyo meron ganyan. Dahil kailangan nyo dyan eh. Ganito lang paglabas niyan. Taas nyo to. Tapos iwas, balik. Para balik ulit yung puti. Tapos, iuusad nyo to dito. Yan. Di nakatapat na siya, dun siya eh. Dun siya sa corners na yun eh. Gagamitin naman natin tong kaliwa. Ayan. Tapos, ibabalik natin ganun. Ayan. Ay, di natanggal na natin, di ba? Ia-align natin siya dito, ayan. Iwas nyo ganun, no? Tataas nyo to. Tapos, balik. Ibabalik nyo din yung puti. Ayan. Tapos, ayan, no? Insert. Yan. Kuha nyo. O, gusto nyo pa isang sample. Sa pauli, no? Para makuha nyo. Ah, mali. Kasi, nabilis na naman eh. Balik natin. Ay, babalik na rin natin to, no? Halimbawa. Kahit naman, halimbawa, imagine nyo na lang to, baliktad. Ang pag-alis niya, taas nyo yung kanan, iiwas nyo, tapos babalik nyo to. Tapos, ibalik nyo rin ganun, para dun siya sa corners niya, nakatapat. Ayun yung orange. Tapos, ipipihit nyo rin kaliwa. Paganyan. Para pumer siya dun sa puti niya. Yung corners niya ma-align natin sa kanyang ano, pwesto. Yan. Tapos, ibalik nyo lang ganon. Binabalik ko para makita nyo kung paano. Kasi dapat ganyan eh. Nakaganyan na siya eh. Eh, pinapakita ko lang sa inyo. Kumbaga, ito na yung position niya. Hindi na dapat ibalik. Itataas nyo na lang to. Pinapakita ko lang para naintindihan nyo, makikita nyo kung paano ginagawa. Ngayon, kapag marunong na kayo, isang tingin mo lang ganun sa cube, ganun pala yun. Ayun na yun. Ngayon, pinakita ko sa inyo dahil nakaganyan siya kanina. Para maliwanag. Diba? Sige, iwas natin. Yun, nakaiwas na dahil dito natin siya lalagay. Tapos tataas natin to. Balik. Bababa natin yung puti. Para hindi magulo yung cross tsaka yung tatlong corners. Ngayon pagkabuo na to, dito nyo siya lalagay eh. Iwas nyo ganun. Tsaka nyo itaas itong sa harap nyo. Ayan. Tsaka nyo ibalik. Ayan. Ayun na. Mababa nyo na lang yan. Sana natutunan nyo itong paggawa sa second layer. Medyo... Ang mahirap lang naman dito yung nakabaliktad to eh. Pero pagka lahat ng edges na kailangan nyo nasa taas, andito sa apat na to, madali lang. Ang nagiging problema nung iba yung itong edges nakabaliktad katulad ng pinakita ko kanina. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo kung paano siya maya-alis doon. Ito pa isa sa top layer na tayo, no. Kailangan maging dilaw natin lahat 'to eh. Marami ding nalilito dito sa top layer na 'to kasi maraming klase 'to eh. Minsan buo ng dilaw, minsan naman isa lang. Yun yung dot. Ang tatandaan nyo lang doon, dot na kahit ano pa ang nasa gilid niya, kung hindi naman siya buong bar o cross, dot pa rin siya. Ang dot, ang halimbawa ng dot, yung mga ganito, sandali lang ha, kunin ko yung ano ko. Eto.
Dali lang ha. Ayan o. Kita nyo, ayan o. Yan ang sample ng duck. Nakakita nyo. Ayan o. Ayan naman ang algorithms niyang gagamitin. Ayan. Kahit ano makikita nyo dyan sa duck na yan, yung pa rin susundin nyo, yung duck na yan. Algorithms niya yun. Ayan ang duck. Yung namang susunod, ito, yung hook. Ang tawag sa kanya, hook, L-shape, o 90 degrees. Parehas lang ng algorithms dun sa dot. Yan o. Ayan yung mga itsura niya na lumalabas sa ano. Pakitignan nyo na lang mabuti. Ayan. Maliwanag yun o. Ayan. Ayun lumabas na yon, ito yun o. Ito. Ayan o. Ayan. Ayan siya, di ba? Ito yun, ito. Iyan naman, pag lumabas na ganun, L-shape lang. Tandaan nyo lang itong hugis na to, yan. Tanggalin nyo na yung dot na yun, yan. Yan lang, yun, yun. Yung tinuro ko. Yan lang din ang forma na paglalagyan nyo ng ano, kung saan siya nakaposisyon. Sa basic lang po ito, ha. Sa mga marunong na alam na yan. Kung, kasi meron pang isang technique yan, eh. Para magawa mo agad kung buo na yung top o maging bar agad siya o cross. Ayan. Kita nyo. Halos isa yan. Yan lang ang susundin nyo ito ha, itong hook na to. Tsaka yung position niya mismong ganyan. Itong itim na nag-iisa na to, imagine nyo white yon. Kasi wala yung isang ano eh. O kahit ganito lang, pwede na. Lagi siyang nakalagay sa kaliwa, itaas. Yan. Yung namang sa bar. Yan, yan ang bar. Atay mo na, yung algorithms niya, yung pa rin ha. Tawag sa kanya, hook, L-shape, o 90 degrees. Pagka naman bar yan, yan ang mga itsura. Oh. Ito. Ito lang ha, ito lang ang bar. Ito. Yan. Ginupit ko talaga dun sa nabili kong ano yan eh. Ito, itong brand na to. Para mapakita ko sa inyo pagka nag-tutorial ako o nag-video uli ako. Kasi mahirap di pakita ng actual eh. Marami kasing cube na kailangan eh. Eh, kainaman yan. Pwede nyong i-rewind ng i-rewind. Ah, ganito yun ah. Ganito yun ah. Yan. Importante naman sa bar, ito lang. Ganyan din posisyon, nakapahalang. Hindi po pwedeng, pwede rin to, tong edge na to. Ito hindi, nakapatayo ito eh. Hindi pwede yan. Ang algorithms niya, yung pa rin. Katulad nung dot, hook, L-shape, 90 degrees. Yung pa rin. Ayan, rewind nyo na lang. Tapos, pagka naman, naka-cross na. Ayan, yan ang makikita nyo. Kanyon, kung tawagin to. Ayan. Ito, cross. Ayan. Ang algorithms niya, yung iba na, oh. Ayan, oh. R, U, R prime. U, R, U2, R prime. Yan ang cross. Sa fish naman, yan lang. Lalang iba. Tatlo ang bakante. Ang posisyon naman niya, dito lang ang ulo niya. Ito ang ulo ha, ito. Ito yung buntot, yung dalawa dito. Ito, nakabaliktad lang ito. Pero pagka ginagawa nyo na siya, dito ang ulo. Kaliwa, bandang ibaba. Yun naman sa L-shape, itaas, bandang kaliwa. Nakaitaas siya. Ayan, ito nga yung tinuro ko ha. Okay. Ang bar, pahalang ha, ganyan. Pahalang.
Tapos sa yun balik tayo sa peace, ang algorithms niya yun din. Hanggang din yun ako nabubuong dilaw o kung anong gamit na kulay na ginagamit nyo, diretso pa rin ang algorithms na to. Isa, dalawa, puno na ng kulay na kung ano yung kulay na ginagawa nyo. Okay, tutuloy na natin to. Ayan ang mga algorithms na ginagamit ko. Pero saka ako na ituturo sa inyo yan. Ngayon, nakaganito. Ito yung kanina, tuloy natin. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. L-shape, laging nandyan. Ayan. Gawin natin na. F. R. U. R prime. U prime. F prime. Ayan, ito yung bar. Pag nag-bar ng ganyan, huwag nyo naiintindihan itong nasa dulo na to, na itong dalawang corners na to. Tuloy nyo lang uli ang algorithms. F, R, U, R prime, U prime, F prime. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyong cross. Pag napalabas nyo yan, ito may technique ting to, kaya lang, yung munang basic ang tuturo ko sa inyo para technique na para lahat ng edges niya magkaka-pair na. Ito ang pair lang dito, dalawa eh, ito tsaka ito. Ito hindi eh, magkasalisisi. Pero saka ako na tuturo yun sa inyo. Gawin lang natin yung atay muna, no? Kasi kung titignan nyo yung headlights nito, heto. Ayan, pag-cross yan ha, pag-cross. Nasa harap yung dalawa. Yun naman dalawa, magkabilang gilid. Kapag nakita nyo yung ganyang itsura, yung headlights na dalawa, dun sa likod. Yung isa nasa kaliwa, yung isa nasa kanan. Yun yung pangalawang ano ha, dilaw. Eto siya. Ayan yung headlights na ano ha. Ayan. Gawin lang natin to. R, U, R prime, U, R, dalawang ikot sa taas, tapos babalik to. Ayan o, naging fist na, di ba? Maliwanag na maliwanag, wala siyang kasama rito. Ganun lang naman dapat talaga ang lumabas. Ngayon, pag napalabas niyo yung fist, ikot niyo yan, yan yun, kaliwa ang ulo nasa ibaba. Yan. Swerte tayo, alam niyo kung bakit. Nasa harap na yung dilaw na to. May lumalabas niyan, dito yung dilaw sa kabila. Pagka nandito sa kabila, dalawang algorithms paggamit. Pero parehas lang ah. Ang gagamitin nating algorithms, dalawa. Ito, isa lang. Kasi nga, nasa harap na. Buo na yung dilaw natin pag natapos. Katulad din nung ginamit nating algorithms dun sa una. Yung cross. R. U. R prime. U. R. Dalawang ikot sa taas, tapos balik. Ayan o, diba? Tama sinabi ko sa inyo. Tapos ngayon, obserbahan natin itong mga gilid niya. Wala tayong buong nakita, kahit isa. Eto, yung headlights. Isa lang. Pagka may ganyang headlights na buo, lagay lang natin siya sa likod. Dito, iba na algorithms dito. Basta nasa likod siya. Kahit hindi siya nakapair na ganyan, walang problema. Kahit siya natin siya nakalagay. Importante, nasa likod siya. Ayan na. Ayan. Okay. Pisa natin yung algorithms niya. R prime. F.
R prime, back sa likod, dalawa, R, sa harap, pabalik, F prime, tapos itong kanan, pabalik, R prime, sa likod, dalawa. Tapos sa kanan, yung right, dalawang ikot din. Ayan. Tignan natin ngayon ang naging result niya. Ito, may headlights na. Okay. Okay, yun yung kanina. Okay. Okay. Pagka ngayon may headlights na siya, pwede nating itapat na ganun, pwedeng hindi. Hindi naman mababago yan pagka pinag-iikot-ikot natin to eh. Para mas maganda rin, lagay na lang natin sa kanya-kanyang kulay niya. Yan. Ah, ito medyo ang tuturo ko sa inyo dito, yung medyo advance ng bahagya. Pero hindi naman advance, ano lang din. Sanayan lang din sa algorithms. Kita nyo to. Green, orange. Ang edge ng nasa taas, magkabaliktad. Green, orange. Yung kabila, ganun din. Magkabaliktad din ang red at blue nila. Dito naman yung red niya, ito yung red niya. Ito yung blue niya. Yung blue niya. Pagka nakakita kayo ng ganyan, ganyan lang forma o posisyon, gawin nyo lang to. M sa gitna. Ang M ko na clockwise, papunta ron ha. Ang counterclockwise ko dito. Parang right side tayo ha. Okay? Tandaan nyo, ang M ko parang R, ganon ha. Ganon. Kaya ang M, pa ganon. Ha? Okay? Balik natin to. Kaya gawin natin to. M2, dalawang ikot, M2, U. Tapos M2 uli, tapos U. Tapos M prime, yung pabalik ng M, pag ganun. M prime, dalawa sa taas. Tapos M2, U2. Ibig sabihin, pag M2, walang clockwise doon, walang counterclockwise. Okay? Tapos M prime, U2, dalawa sa taas. Ayan. Buo na ang cube natin. Sana naintindihan nyo, na unawaan nyo at natutunan nyo. Ganun lang, mabagal lang, mabagal na mabagal yung gawa ko na yun. Tiyak na matututunan nyo. Paano po mga guys, at sana natutunan nyo. At sa muli po, magandang araw. God bless po.